Yes, good morning Philippines. Good morning po sa lahat, no? Sa umagang ito, sa araw na to, magbibigay lang po ako ng konting parang papuri na rin at pasasalamat sa ating mahal na presidente, ano. Unang-una, dun sa mga ipapakita ko sa inyo mga pictures and video, eh talagang dun po natin makikita na mayroong malaking pagbabago ang bayan natin. Lalo na sa pagsiservisyo talaga ng totoo, no? Okay, so bago ang lahat, pumalakpak muna po tayo. And then bakit mayroong gano'n, no? Mayroong nagpa-flush ng na sounds na nagpa-flush sa toilet. Dun, yun po yung mga kumandidato dati itong nakaraang eleksyon na talagang walang nanalo. Okay, kung sino man yun, eh alam nyo na po yun kung sino yung mucho diretso nga po, no? Na kahit na anong gawin nila, paninira o pangwawasak ng reputasyon maging sa ating mahal na presidente, eh hindi talaga sila nagwawagi. Kasi walang hangad, no? Yung mga ganitong tao na kundi ang wasakin lang, yung makasariling hangarin lang ang gusto nila. So nakita po natin at salamat po talaga sa ating mahal na Panginoong Jesus, sa atin din mahal na Pangulo na si Pangulong Duterte, Tatay Digong, dahil siya lang po ang tanging presidente na nakagawa ng ganito na pagbabago talaga, lalo na sa pagdating sa panunungkulan sa ating bayan. Okay, so ito po. Yan, so nahulog na po sila, na-flash na po sila. So again, palakpak lang po ulit tayo. Yan. So bago magsimula, no, kung pwede, paki-subscribe nyo na rin tong channel ko and share and like na rin po. Please lang. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman po, di wala po akong magagawa. Okay? So, parang gusto ko lang po mag-share ng damdamin ko rin kung gaano kasaya o kagalak yung maglakad ka sa daan na okay na po ang lahat. Okay? Yan, nabasura na. So, ito yung mga ating mga kapulisan ngayon. Kung titignan po natin sila ngayon, talagang yung paglilingkod po talaga sa bayan, eh ang laking pagbabago. Kumbaga, yung respeto. Yan, pinapalakpakan po natin talaga, eh. Kasi yung respeto po, no, yung respeto na matagal na nawala sa ating kapulisan, eh unti-unti nagbabalik po yan. At yung tiwala natin sa kanila, eh talagang unti-unti bumabalik po yan. Yung dating mga naririnig natin na sinasabi na bata ng pulis yan, hindi yan maano kasi pulis yan. Ngayon po hindi na. Kumbaga, andun talaga yung katapatan na ng paglilingkod. At ngayon, hayag na hayag naman po pag may nagkakasalang mga pulis sa ating bayan, eh talagang napaparusahan. Kahit na ano man yan, kahit mayor man yan o ano man yan na mataas na nanunungkulan sa ating bayan, kung nakagawa ng pagkakamali, eh talagang merong kaakibat na parusa, no? So maraming salamat po talaga sa nakita natin na pagbabago ng bayan natin. Okay? So, pakituloy ko lang po. So, ayan, palakpakan lang po muli natin. At itong dole, no? Unang-una yung dole, higit sa lahat, eh, nakakabilib na rin po ito. Kasi, ngayon, mas nandun yung pabor nila doon sa ating mga kababayan, maging sa atin, no, na manggagawa. Eh, andun po yung kanilang pagtulong, no? Yung pagpanig doon sa katwiran, kapag mayroong naaping manggagawa, eh, nandun talaga. Yung madadama mo yung pag-support nila doon sa mga hinaing ng ating mga kababayan. Yan, eh sa totoo lang po, ngayon ko lang yun naramdaman na nang magmula nung naging presidente si Tatay Digong, eh doon lang po nagkaroon ng kakampi ng ating mga mamamayang maliliit, no? Yan. So, maging itong SSS po, pwede palakpakan na rin po natin po. So, yan din po. So, ito yung bago, yung latest, no? Yung latest po. So, palakpakan po natin. Ito yung basura na galing ng Canada na almost 6 na taon, 6 years po na namalagi dito sa ating bayan. Pero dahil talaga dun sa political will, no, no, ng ating Pangulo, eto, ibabalik na dun sa kung saan nang galing itong basurang to. Imagine mo, no, tanging ang ating Pangulo lang yung nakagawa ng ganitong klaseng hakbang na hindi takot na pagdesisyon. Kumbaga, ayaw niya nang nabubuli tayo, ayaw niya tayong inaape ng mga iba't ibang bansa. Gawin ba namang tapunan ng basura ang ating bayan?
So, nagsabi na rin ng ating mahal na Pangulo na dapat merong managot. Kasi may pera po dyan eh. Merong malaking pera dyan na involved. So, bakit pinapapahintulutan itong mga ganitong klase? Tayo nga, hirap na hirap na sa basura pa lang natin. So, magkukuha pa tayo ng basura ng ibang bayan. So, ngayon lang natin nakita yung ganitong klaseng paglilingkod sa bayan. Yung pagmamahal na hindi natin nakita nung mga dating naglingkod sa ating bayan. Kundi, puro pambobola lang yung ginagawa, no? Ayan. Ito rin makikita mo, ang daming nakapila, naghahanap ng yung sagot sa kanilang mga yung kanilang mga pangailangan. Maaring iba dyan na ape, maaring iba dyan naghahanap ng kasagutan, ng tulong, ng ayuda ng ating gobyerno, no? So mamaya makikita po natin yan kung bakit, no? Bakit patuloy. Ayan, halos gabi na pero nandyan pa sila sa ano, baga, naghahanap ng trabaho, naghahanap ng tulong, ng suporta. Ayan po. So napakarami po niyan, talagang halos lang po natin to. Sana po hopefully, no, yung mga ganitong sitwasyon sa bayan natin ay unti-unti mabawasan. Sobrang bisyo, sobrang yung drugs matapos na po. Kasi talagang ito po yung isa sa nagpapahirap din sa ating bayan, no? Yung buti na nga lang po talagang dumating ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos ang isang katulad ng ating ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong, si Mayor. Kasi ngayon lang po nagkaroon ng seryosong pagtulig sa pagsubo sa mga ganitong klaseng. So mabuhay po, no, ang ating mahal na Pangulo. Mabuhay at God bless po. Yan, makikita mo po ngayon ang pagbabago, ang paglapit natin sa presinto, sa mga tanggapan ng ating ano kapag meron kang complaint. Ako po kasi naranasan ko rin po noon, no, nung nagkaroon ako ng misunderstanding doon sa isang tao, lumapit po ako sa presinto. Ang tinatanong pa sa akin sino daw ako at sino daw ang kapit ko. Kailangan pa ba 'yun, 'di ba? Bilang mamamayang Pilipino, hindi ko kailangan na meron pa akong dapat na kapit o kung tatanungin pa ako anong posisyon ko, 'di ba? Kasi serbisyong bayan 'yan, yung kapulisan. Dapat kung merong lumalapit sa kanila, dapat andun yung kanilang pagtulong, lalo na kung merong seryosong problema. Hindi yung ipapasa-pasa ka, ituturo ka kung saan. So, yun yung isang nakita ko na pagbabago sa ngayon, na may galang na rin yung ating kapulisan sa mamamayan, no? Kapag lumapit ka, andun talaga yung pagtulong na nila ng buong puso, no? Kaya, yun, kahit na mahirap ka, kahit na wala ka, basta lumapit ka. So, sana tuloy-tuloy po yan, at hindi po yan, magbabago po talaga yan ng tuluyan kung mananatili yung ganitong klase. Yung may pumalit kay Tatay Digong, kung sino man yan, yung pagkaloob ng ating Diyos sa darating na mga panahon, kung siya matapos na yung termino niya, magpatuloy yung ganitong adhikain ng ating Pangulo. So, huwag na natin hayaan na manaig pa yung pandaraya ng mga makasariling kaisipan, no? Yung hangarin. Okay? So, yung traffic po sa EDSA. So, ito po, yan ang isa sa kinahangaan ko sa ating mahal na Pangulo dahil lagi niyang inaamin niya yung sitwasyon, no? Yung sinabi niya na minsan na ang hindi pa lang talaga niya kayang solusyonan yung problema ng traffic sa ating bayan. Ay na pag nanais na gawin yung nararapat. Doon mo makikita yung gaano katapat yung paglilingkod ng ating mahal na Pangulo sa ating bayan. Kaya nga, nakakabilib talaga yung nakakatouch siya kapag nagsasalita siya. Bagamat hindi naman perfecto ang ating mahal na Pangulo, pero andun yung kanyang pagmamahal sa atin. Baga, nasabi kong hindi perfecto kasi yung puna ng ibang tao, yung palamura daw ng ating mahal na Pangulo kapag nagsasalita. Pero ano na po yan eh, kumbaga expression po yan ng isang, alam naman natin na Bisaya ang ating mahal na Pangulo. Kaya naging expression lang po yan kapag nagsasalita siya, no? Pero ang mahalaga, yung talagang ng buong puso sa ating bayan. Kaysa naman, meron kang isang presidente na hindi nagmumura. Pero, hindi naman gumagawa ng paglilingkod ng puso sa ating bayan. Kundi puro pagnanakaw, puro pangangatwiran, puro pang panlilin lang ang ginagawa. Kumbaga, ang kabangyaman ng ating bayan ay kinuubos lang sa kutahan, no?
Pero ngayon makikita mo po yung mga build program ng ating pangulo. So sana hopefully bigyan ng maraming kalakasan ng ating pangulo ng Diyos, no? Okay? Yan po, no? So ito po yung isa sa dapat talagang masolusyonan. Pero yan nga po, maraming proyekto. Isa pa po sa talagang malaking pinagbago magmula nung naupo ang ating mahal na pangulo ay itong PGH, no? Dati kasi pagka pumupunta po tayo dito, eh meron nga pong serbisyo, meron mga doktor, pero pagdating po sa pangailangan gamot, eh wala po. Kumbaga, ang kaya lang ibigay ng ating hospital dati eh yung doktor. Pero yung gamot, eh wala po, bibili pa rin po tayo. Pero ngayon po, talagang nandun na po yung 100% na serbisyo sa bawat hospital ng gobyerno. No? So, tuloy-tuloy po yan at naniniwala po ako na bumaba man o matapos man ang termino ng ating Pangulo, ay mararamdaman po natin yung talagang 100% na pagbabago at pagmamahal ng ating Pangulo sa ating bayan. So, lalo na sa mga ayaw na ayaw kasi ng ating Pangulo na merong naapi. Yun po yun, no? Okay? Yan po. Pagdating naman sa labor, so, yan. Isa po sa hinahangaan ko rin, ano, yung paglilingkod. Yung taus-pusong paglilingkod ng ating isang idol, no? Si Idol Rappi na kahit na maliliit, yung kumbaga yung programa niya ay para sa mga manggagawa na walang kakayanang ipagtanggol yung kanilang mga sarili doon sa kanilang mga amo na sana po dumating yung panahon na wala na yung ano, yung maririnig natin na yung kumunti man lang yung mga nakapila na dito sa ganitong mga programa, yung hindi na masyadong nagiging talamak yung pang-aapi, no? Kasi ngayon obvious po, kahit na saan po tayo pumunta, magtanong po tayo, talagang kahit na nandoon na yung batas na nagsasabi na magkano yung dapat pilduhin ng isang magagawa, eh napakarami pa rin lumulusot. Grabe. Pag nanonood po ako dito, nung po nakikita, merong nagpapasahod 130, 150. So ito po, isa sa programa na papakita ko sa inyo sa kay Idol Rappi, no, na nagpapatunay kung paano siya magtanggol sa ating mga maliliit na mga mamamayan, no? Kung paano niya kapag merong kang sapat na ebidensya doon sa mga gusto mo. Ang know what you're talking about, ma'am. I'm sorry. Nakita mo ba yung litrato nitong isang bata? Merong kamay na nakasakal doon sa liig ng bata at inamin ng tatay na siya yun. Yes, that's it, no? That's it. Salamat po sa lahat, no? Doon sa mga kababayan natin na saan mang sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan natin na nasa abroad, salamat po sa inyo, salamat po sa pag-subscribe, at salamat din po sa mahal na Pangulo natin, dahil yun po talaga ay nakakagalak, no, na sa ngayon, kahit mahirap po ang buhay, no, kahit na may mga panahon na hindi madaling kumita ng pera, basta't ang importante, merong namamahala sa atin na nangangarap at handang gawin yung dapat para sa ikaw-unlad ng pangkalahatan, hindi lang yung pansariling bulsa, hindi lang yung sariling kapakanan, kundi yung kapakanan ng bayan para sa mga susunod na henerasyon ng ating bayan, sa mga susunod na henerasyon ng kabataan na siyang dadanas nito yung mga pagbabagong ito sa ating bayan. Kaya salamat po muli at God bless po sa lahat. At gusto ko lang po na pakiusap na sana pakisubscribe na rin po yung aking channel, yung video ito, at pakishare dun sa mga kababayan natin na patuloy na hindi pa rin buo ang pagtitiwala sa ating mahal na Pangulo. So God bless po. God bless po sa lahat at maraming salamat po sa lahat sa mga bumoto doon sa mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo. Salamat po. Salamat. God bless po.